What's up ulit mga Marcolinians, and for today's video ay pupunta tayo sa Castel Sant'Angelo dahil gratis or free ngayon sa museum. Dahil January 1, 2023 at every first Sunday of the month ay libre yung mga tourist attractions at mga museums, kaya ano pa yung inaantay nyo? Shoutout din pala sa employer ko na nagbigay sa akin ng Pandoro or yung Christmas cake. At maraming maraming salamat din sa kababayan natin si Ma'am Neri dahil binigyan niya ako ng panettone. Kaya maaga pala mga Marcolinians ay pupunta na kami sa Termini, at ngayon naman ay andito tayo sa Metro Station ng Santa Ynez Anibaliano at pupunta tayo sa Rome Termini. Andito na nga tayo mga Marcolinians sa Termini at aantayin lang natin yung mga ibang kababayan natin na sasama sa Castel Sant'Angelo. Nag-video shoot na rin kami dito sa Giant Christmas Tree since wala pang video si Ma'am Neri dito, kaya tuwang-tuwa naman siya guys. Happy Happy New Year! Happy New Year! New Year! God bless! Andito na nga kami mga Marcolinians sa Capulina or terminal ng mga bus, at kumuha kami ng bus number 40 papunta sa Castel Sant'Angelo. Habang naglalakad kami ay nakasalubong natin ang ating mga kababayan. Happy Happy New Year! Eto mga Marcolinians, at tanaw na natin ang Castel Sant'Angelo. At ang tawag naman dito sa bridge or ponte na ito ay Ponte Sant'Angelo. Meron ding mga statue ng mga angels dito sa ponte. Kompleto na nga kami mga Marcolinians at papasok na tayo dun sa loob. Ito pala yung aerial view ng Castel Sant'Angelo. Pumasok na nga kami sa loob mga Marcolinians, at ang una naming pinuntahan ay yung ticket office dahil syempre ipapa-scan din natin tong mga ticket natin, at saka meron din silang binigay na brochures na Italian at saka English, so mamimili na lamang kayo kung anong gusto nyo. So dito na nga mag-start yung ating journey, at excited ako dahil first time ko na pumasok dito sa loob. Sobrang dami ring mga tao at mga turista na pumunta dito since gratis or free siya. So make sure na first Sunday of the month kayo pumunta para hindi na kayo magbayad, sayang din yung pera nyo. Ito naman yung bala ng catapult. Meron din kaming pinasukan na park kung saan makikita mo yung mga fragments ng mga white marbles na pre-reserve nila. Nagulat nga ako dahil sa loob ay sobrang luwang talaga. Imagine guys, wala pa tayo sa loob. Eto nga, papasok na tayo dito sa pinaka-cylindrical tower nila. Ito naman yung atrium. Ito yung entrance ng Hadrian's Mausoleum. Kung mapapansin nyo, yung daan dito ay spiral or paikot. At ngayon naman mga Marcolinians ay andito tayo sa pinaka-sentro ng cylindrical tower. Kaya nag-video na rin tayo dito. Marami din kami mga nakita pang mga artifacts dito. Binisita na rin namin yung mga iba't ibang rooms. At ito naman yung original na sculpture ni Saint Michael. Kaya tinawag ito na Castel Sant'Angelo dahil nanggaling ito sa Archangel Michael. Natuwa rin kami dito sa Christmas tree na gawa sa beads ng chandelier. Castel Sant'Angelo is now a national museum under Italy. It contains many exhibits ranging from antique military weapons to Renaissance paintings and pottery. At syempre, sino bang hindi mamamangha sa panoramic view, right? Kaya syempre, nag-video na rin kami dito. Kaya sa mga kababayan ko dito sa Roma, puntahan nyo itong Castel Sant'Angelo dahil gratis siya every first Sunday of the month. So yung makikita naman natin ngayon mga Marcolinians, ito naman ang tinatawag na Passetto del Borgo. Ito naman yung fortress connected to the Vatican by wall. So imagine nyo guys, connected pala yung Vatican City hanggang dito sa Castel Sant'Angelo. Ito namang corridor serve as an emergency exit for the popes. Meron din tayong nakitang napakabait na sigal. Meron palang 5 floors itong castle na to. The second floor holds the prison cells and a torture chamber. The third floor has courtyards and a chapel. The fourth floor holds papal apartments, and the fifth floor houses the treasury and the library. Marami ring artifacts dito, at tanaw na tanaw mo rin ang Lungo Tevere or yung river. At syempre mga Marcolinians, nakaka-amaze din yung makikita nyo sa baba pag nandito kayo sa taas. Ito yung view. Tuwang-tuwa ngayon mga kababayan natin guys dahil itong view na nakikita nila talagang breathtaking talaga. Kung hindi pa kayo nakapasyal dito mga Marcolinians ay talagang pasyalan nyo dahil sulit na sulit. Kapag nandun na kayo sa Vatican City ay pwede nyo nang lakarin dahil malapit na lamang siya. Dito naman sa 4th floor mga Marcolinians ay pumasok tayo sa isang fresco room ng papal apartments, at kung makikita nyo talaga guys, grabe yung interior niya pati yung mga paintings. Meron din ditong armory, archaeological collection. On the top floor, a small museum of the Italian Risorgimento. Kaya kung makikita mo yung mga kababayan natin mga Marcolinians ay talagang nag-e-enjoy sila. Dumating din yung friend natin. Happy New Year! Nakita rin namin itong wood art ni Archangel Michael, kaya binidyohan na rin namin siya. At ito naman mga Marcolinians yung itsura niya sa malapitan.
tapos ay nag-video ulit kami sa ibang part. Ngayon naman mamorkulin yan sa ipupunta na tayo sa dito sa pinakatuktok or yung La Terrazza. At dito sa pinakamataas guys ay mapapansin nyo yung sculpture ni Archangel Michael. Dito sa napakalaking terrace mamorkulin yan ay ang dami rin mga turista na kumukuha ng video. Ito pala yung makikita nyo dito sa taas, itong panoramic view. At tanaw na tanaw nyo guys yung St. Peter's Basilica at yung Vatican City. Syempre guys marami rin tayong mga photos dito. Pagkatapos nga namin dun sa taas guys ay bababa na kami at marami pa tayong pupuntahan. Sa mga babayan ko na nakapasok na dito sa Castel Sant'Angelo, ano naman yung mga experience yun na hindi nyo makakalimutan dito? Eto nga mga Marcolinians, palabas na kami dito sa castle at pupunta naman tayo dun sa bridge. At since meron tayong dalang champagne, kaya dito sa harap guys ay iinom tayo. Happy Happy New Year! Kaya syempre mga Marcolinians, dito sa harap ng Castel San Angelo ay nag-celebrate na kami since New Year naman at January 1st ngayon. Shoutout din pala sa mga ibang lahi na friends natin na si Vladdy at saka si Ariel. At syempre niregaluhan din natin sila ng panettone. Dito pala sa ponte or sa bridge guys ay marami din mga nagtitinda dito. Kaya kung gusto nyong bumili ay mura lamang dito, kaya don't worry. Napat napakanta pa nga tayo dun sa nagpe-perform, kaya shoutout rin kay Kuya na napagagaling umawit. Ngayon naman guys ay sumakay na kami ng bus at pupunta tayo sa Brost. At since nagutom na kami, kaya dito na lang kami kakain dahil yung una naming pinuntahan na yung KFC ay sobrang daming tao since holiday din ngayon. Pero okay lang dito dahil nagka-cater din sila ng mga Filipino food. Nag-order na nga kami ng pansit at mga chicken at syempre nagustuhan din ng mga kaibigan natin na ibang lahi. Kahit na napagod kami sa pagtutur sa Castel Sant'Angelo ay okay lang dahil worth it naman yung pinuntahan namin. Andito na nga tayo guys sa Roma Termini at nakita rin natin itong mga kababayan natin at nag-alok na sila ng coffee. Kaya nagtungo kami dito sa La Piadineria. Shoutout pala sa mga kababayan nating si Ma'am Tess, si Ma'am Juanita, tsaka si Ma'am Medida. Maraming maraming salamat po sa pag-treat nyo sa amin. Kung nagustuhan nyo mga Marcolinians itong video na to, ay paki-like and subscribe naman ang aking YouTube channel at aking FB page na Marco GD Rome Italy. Salamat po!